Tayo ay dadako sa ating lecture. Ano? Na may kinalaman siyempre sa fasting. O, diba? Ang ganda ng entrada niya, no? Okay, ang ating topic ay about prayer and Bible. Ito yung ating ginagawa, prayer and Bible conference. At ang ating topic ay effective fasting and praying experience. Ayan. Marami sa atin, ang pag sinabi yung salitang fasting, anong dumarating sa ating isipan? Pagkain. Pero hindi yung kakain ka, kundi pag-iwas sa pagkain. Ano? Ngayon, gaya ng aking sinabi kanina, ayun, ang fasting ay hindi lamang tumutukoy sa pag-iwas sa pagkain. Sa Bible, yung pag-iwas mo sa isang bagay na halos palagi mong ginagawa, maaaring i-consider na fasting. Halimbawa, gabi-gabi, ikaw yung tao na hindi pinapalagpas ang gabi nang hindi nakikita si Marimar o kaya naman ay hindi nakapapanood ng teleserye sa gabi, maaari mong gawing fasting yon na iwasan sila, hindi sila panoorin in a certain amount of time or days. Sa madaling salita, yung pag-iwas mo sa iyong palagiang ginagawa para mag-focus sa iyong pag-aaral ng Bible, mag-focus sa iyong prayer life, ay maaaring i-consider as fasting. Ngayon, fasting is not necessarily total abstention from food and drink. In some cases, there was total abstention for a prolonged period of time. But in those cases, God Himself seemed to have sustained the person. Sa madaling salita, si Moses, si Jesus Christ, sa wilderness, 40 days and 40 nights silang nag-fasting. Pero sa mga pagkakataon na yon, mapapansin natin na bagamat wala silang pagkain, ang Panginoon mismo ang siyang nagiging kalakasan nila. Sabi pa, some people fasted for short periods of time without eating and drinking, kagaya ng nasa Esther, and Acts chapter 9 verse 9, nung si Pablo ay nabulag, siya ay hindi uminom at kumain. But a normal fast probably allowed the drinking of water in order to avoid the risk of dehydration. May klase ng fasting na pupwede ka namang uminom ng tubig para maiwasan yung dehydration. At merong mga tao na hindi po pwedeng hindi kumain kapag sila ay diabetic, tama? Paano ka magpa-fasting sa pagkain kung ikaw ay diabetic? Ang maaari mong gawin ay magkaroon ng fasting sa pamamagitan ng pag-iwas sa isang aktibidad na ginagawa mo sa pang-araw-araw sa iyong buhay. Kagaya ng panonood ng mga teleserye na aking nabanggit. Ano-ano ba mga teleserye ngayon? Marimar lang alam ko eh. Ha? Ayun, Little Nanay. Ano pa? Ha? Destiny Rose. Panghapon yun ah. Okay, patuloy tayo. Particularly, sa maiinit na mga lugar, mahirap ang hindi uminom ng tubig. Halimbawa, kung ikaw ang lugar nyo ay disyerto, ay mahirapan ka talaga. O kaya naman summer sa Pilipinas, magpa-fasting ka, walang tubig, yun ay magiging risk sa iyong katawan. Ano? Ngayon, sa Bible, meron tinatawag na partial fast, which consisted of the consumption of limited amount of simple food, gaya ng Daniel chapter 10. Sa Daniel chapter 10, ang ginawang fasting dyan ni Daniel sa loob ng 3 weeks, umiwas siya sa mga meat. Umiwas siya doon sa mga masasarap na pagkain. Ano po, pwede rin natin gawin yan. At ang iba, ginagawa yan para, bilang parang yung cleansing na tinatawag. Yan ang ginagawa ng iba. Ano pa? The length of the fast varies. Number one, 40 days sa Deuteronomy chapter 9 verse 9. Kung kaya ng katawan nyo, kaya ng inyong kalusugan, pupwede kayong mag-fasting in 40 days and 40 nights. Kung hindi naman, pupwede yung 7 days. O kaya naman 3 days, 1 day, or possibly a night fast. Ano? Pupwede yung isang gabi. Ngayon, meron ding community fast. Yung community fast, ito yung buong congregation
Naalala ko noon sa singgalong sa church namin sa May Manila, ay nagkaroon ng fasting ang church sa loob ng isang araw from Friday sunset hanggang Saturday ng sunset. Yun ay community, buong iglesia. At gaya ng ginagawa ng Israelites, sila ay nagpa-fast during the Day of Atonement. O kaya naman occasionally kapag ang kanilang leaders ay nagpapahayag nito. O kaya naman ang mga propeta at pwede rin magkaroon ng private fasting ang isang individual. Ngayon, ano ang fasting? Anything given up temporarily in order to focus all our attention on God can be considered as fast. Kasi sa aklat ng Exodus, yung pakikipagtalik ng asawa sa kanyang asawa na hindi niya gagawin sa loob ng mahabang panahon, isang buwan, isang linggo, ay kinoconsider sa Bible as a form of fasting. Ayan. Fasting should be limited to set time, especially when fasting from food. Extended period of time without eating can be harmful to the body. Kaya nga sa ating question kanina, ang fasting ay hindi para saktan ang ating sarili. Hindi tayo magpa-fasting para tayo ay masaktan. O kaya naman para magpapayat. Ano? Hindi tayo magpa-fasting para ipakita sa iba na tayo ay relihiyoso, kundi ginagawa natin ito upang tayo magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. Fasting is not intended to punish the flesh, but to redirect attention to God. Fasting should not be considered a dieting method either. In other words, ayon, kung ikaw ay nagbabawas ng timbang, hindi mo po pwedeng gamitin ang fasting para ikaw ay magpabawas ng iyong timbang. Kumbaga, benefits na yon. The purpose of biblical fast is not to lose weight, but rather to gain deeper fellowship with God. Yan ang dapat na purpose ng isang tao na nagpa-fasting. At everyone can temporarily give up something in order to draw closer to God. Ngayon, meron tayong 7 steps. 7 lang ito. Ano? At matatapos tayo ng eksaktong 10:30. Promise yan. Una, first step, ay iset mo ang iyong objective. Bakit ako magpa-fasting? Naalala ko nung kami ni Brother Dave ay nasa Tagaytay, layman kami roon, ay nagkaroon ako roon ng sweetheart sa Tagaytay. Siyempre, nung hindi pa kami, eh parang nagtatampo siya sa akin. Ang ginawa ko, ang nasa isipan ko, magpa-fasting ako. Magpa-fasting ako ng isang araw para dinggin ng Panginoon yung aking panalangin at pansinin niya na ako kinabukasan. Ayun yung nasa isip ko. At nagulat ako, parang effective ah. Pero hindi ganun ang fasting. Ang objective ng ating fasting, hindi para i-move ang Diyos, hindi para sa pansarili lamang natin, kasi wala akong intensyon na yung aking relationship mapalapit sa Diyos noong time na yon. Ang intention ko, magkaroon ng relasyon doon. Hindi mapalapit ang relasyon sa Kanya. Yun yung maling objective or purpose ng isang taong nagka-fasting. Una, tanungin natin ang ating sarili, bakit ba ako magka-fasting? Para saan? Pangalawa, it is for spiritual renewal, for guidance, for healing, for the resolution of problems, for special grace to handle a difficult situation. Magpa-fasting tayo, una, para magkaroon ng pagbabago sa ating espiritual. Kung ikaw yung tao na kahit anong gawin mo, lagi ka namang nagpipray sa gabi, nagbabasa ka naman ng Bible, pero hindi pa rin nababago ang espiritual mong pamumuhay, I recommend fasting. Why? Gaya nga ng question number 4 kanina, yung diniskas sa inyo, you cannot be filled by the Holy Spirit unless na ikaw mismo ay i-empty mo ang iyong sarili. Nakuha nyo? Papaano ka pupunuin ng banal na espiritu kung puno ka na? Meron nga ako ditong juice eh. Teka lang ha. Halimbawa ito ka. Kasi ito tubig. Gusto mo ng tubig. Paano mo lalagay yung tubig dito? Kung puno na siya ng juice. Dapat itatapon mo na ito.
Holy Spirit. Are you following? Yes. Nakukuha natin. Parang na ito. Kaya ito, tapin mo na na tayo ay kulang. And we need the power of the Holy Spirit. Nire-recognize natin dito yung kawalan natin ng kakayahan at yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na kaya kang baguhin. Diyosan natin. Ask the Holy Spirit to clarify His leading and objectives for your prayer fast. This will enable you to pray more specifically and strategically. Sa madaling salita, sa ating pagsiset ng objectives, mananalangin tayo sa banal na Espiritu na yung ating isipan i-direct sa tamang direksyon ng ating paglalakbay sa spiritual nating kalagayan. Pangalawa, make your commitment. Sa madaling salita, sa iyong pagpo-fasting, magkakaroon ka ng commitment sa Diyos na Panginoon. Sa loob ng oras na ito, ng araw na ito, tulungan niyo po ako na iwasan ang mga bagay na ito at yung aking focus ay sa iyo. Pray about the kind of fast you should undertake and why. Jesus implied that all of His followers should fast. Yan yung nasa Matthew chapter 6, verse 16 to 18. Then, how long you will fast? Ibig sabihin, ay gaano ka katagal, one meal ba? Sa isang araw ba hindi ka kakain ng agahan? Sa isang araw ba hindi ka kakain ng tanghalian? O kaya naman sa loob ba ng isang linggo? O kaya naman sa loob ng ilang mga linggo, isang buwan o 40 days, gaya ng ginawa ni Jesus Christ? Siyempre, kung ikaw ay baguhan sa fasting, dahan-dahan lang. Ano? Umaga muna, hindi ka muna kakain. Pagkatapos, pagkaya mo na, sunod na araw, 2 meal. Sunod naman, isang buong araw, hanggang sa makatatlong araw. O diba, kung kaya mo isang linggo, di maganda. Para pagdating, kung kayo ay may master guide at magkaroon kayo ng survival, kaya nyo kahit isang linggo, walang kainan. Diba? Okay. At nakuha na natin ito yung pangatlo. Prepare yourself spiritually. So, make the very foundation of fasting and prayer is repentance. Sa Bible, mapapansin natin na karamihan sa mga nagpa-fasting, kagaya ni David, pagkatapos siyang magkasala kay Bathsheba, siya ay nag-fasting na sana yung kanyang anak ay gumaling. And at the same time, yung kanyang pagpa-fasting, nire-recognize niya ang kanyang sarili bilang isang taong makasalanan. David confessed his sins before God. Ano? Kaya yung ating spiritual na kalagayan ay ating ihahanda. Unconfessed sin will hinder your prayers. Kasi alam nyo, kung mapapansin ninyo, parang mahirap makipag-usap sa isang tao na alam mong may kasalanan ka. Tama? Kung halimbawa, best friend mo, magulang mo, ang hirap tumingin sa mata kung may kasalanan ka. Liban na lang kung sanay ka na. Ganon din sa Diyos, mahirap mag-pray kapag meron kang tinatagong kasalanan. Mahirap yung bukal sa puso kung alam mo sa puso mo, hindi mo sinasabi yung kasalanan na nagawa nito. Number 2, ask God to help you make a comprehensive list of your sins. Confess every sin that the Holy Spirit calls to your remembrance and accept God's forgiveness. Question, meron bang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos? Meron yung hindi mo hiningi ng tawad. Kasi paano ka patatawarin? Eh ayaw mong ihingi ng tawad. Diba? At yung blasphemy against the Holy Spirit. Sabi nga ng unang Juan, kung iyong ipahahayag ang inyong kasalanan, siya ay banal at tapat
na kayo ay papatawarin at lilinisin sa lahat ng inyong kalikuan. Sabi ng Kawikaan, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga yon ay magtatamo ng awa. Ang taong humihingi ng patawad sa kanyang nagawang kasalanan, yun yung taong napapalaya yung kanyang sarili mula sa guiltiness na meron siya. Okay, bilisan natin. Pang-apat, prepare your physically. Ihanda ninyo ang inyong physical na kalagayan. Kasi mahirap mag-fasting kung ilang araw ka ng puyat, ilang araw ka ng walang tamang kain, tapos mag-fasting ka, suicide yon. Kaya kinakailangan ng tao, inihahanda mo rin ang iyong physical na kalagayan. Fasting requires reasonable precaution. Consult your physician first, especially if you take prescription medication or have chronic ailment. So kung ikaw yung tao na may sakit, nagtitake ka ng gamot at kinakailangan may laman ng iyong tiyan, ay paghahandaan mo ito o kaya naman ay kukonsulta ka sa doktor para alam mo ang iyong dapat na gawin. Kasi kung basta-basta ka lang magpa-fasting, baka ikaw ay mabalda. Baka ikaw ay mapahamak. Di ba? Sabi nga sa TV, kahit itanong mo sa doktor. Di ba? Ano pa ang sabi? Some person should never fast without professional supervision. Hindi lahat ay pupwede ng ganito. Kaya kinakailangan magtatanong sa nakakaalam. Physical preparation makes the drastic change in your eating routine a little easier so that you can turn full attention to the Lord in prayer. Kasi mahirap manalangin kung alam mo sa sarili mo na yung tiyan mo kumakalam dahil, o kaya naman hindi maganda dahil meron ka palang ulcer. Okay, pang lima. Okay, ito muna. Do not rush into your fast. Prepare your body. Eat smaller meals before starting a fast. Avoid high fat and sugar foods. Eat raw food, fruit, and vegetable for 2 days before starting a fast. So ito yung ilang mga paalala sa atin na maaaring natin gawin bago tayo mag-fasting. Panglima. O yan, nagpasan na natin yan. Put yourself on a schedule. For maximum spiritual benefit, set aside ample time to be spent with the Lord. Listen for His leading. So sa madaling salita, sa araw ng iyong pagpa-fasting, magsiset ka ng panahon na hindi ka lang basta umiiwas sa pagkain, kundi may panahon ka para magbasa ng kanyang salita, may panahon ka para manalangin. The more time you spend with Him, the more meaningful your fast will be. Sa umaga, pwede niyong gawin to. Sa umaga, pagkagising, maaari kayong mag-worship, personal devotional, magbasa ng isang text, o kaya naman magbasa ng isang chapter at magkaroon ng reflection. Maaari niyong basahin ang salita ng Diyos at kayo ay mag-meditate doon, o kaya naman ay imbitahin ang banal na Espiritu na kayo ay tulungan sa panahon ng inyong pagpa-fasting. Ano? Sa tanghali, maaari kayong bumalik sa inyong panalangin at sa pagbabasa ng kanyang salita, magkaroon kayo ng, kahit habang naglalakad, pupwede kayong manalangin kahit na naglalakad. Alam niyo ba yon? Pupwede kayong manalangin kahit nasaan kayo. Kahit nasa jeep, kahit nasa, ano nga yung, nasa bus, saan man kayo naroroon, pupwede kayong manalangin sa panahon ng inyong pagpa-fasting. Hindi nyo na kinakailangang biglaan luluhod pag kayo ay nasa jeep, pag naisip nyo manalangin, hindi na kinakailangang lumuhod bigla. Kahit yung sa isip nyo lang, maaari nyo nang gawin yun. Spend time in intercessory prayer for your communities and nation leaders, for the world's unreached millions, for your family or special needs. Maaari din kayong manalangin para sa iba, nang sa ganun ang iba naman ay makinabang din sa inyong pananalangin. Sa gabi, get alone for an hurried time of seeking His face. If others are fasting with you, meet together for prayer. Avoid televisions or any other distraction that may dampen your spiritual focus. If possible, begin and end each day on your knees with your family. Partner for brief time or praise and thanksgiving to God. Sa madaling salita, sa gabi, maaari kayong manalangin, magbasa ng Biblia ng mag-isa. Pero kung kayo naman ay within the community,
nagpa-fasting, maaari kayong magkita-kita at magsama-sama sa pamamagitan ng prayer. Mas maganda ang time na in-spend nyo sa fasting paggabi, yung kayo mismo at ang Diyos. Ngayon, hindi nyo mararamdaman yung sarap ng pakikipag-usap sa Kanya kung wala kayong relasyon. Tama? Hindi masarap makipagtawagan sa cellphone sa isang tao na hindi mo gusto. Tama? Liban na lang kung call center agent ka. Gagawin mo yon. Pero masarap makipagtawagan kapag may relasyon ka sa isang tao. Tama? Kapag mahal mo ang isang tao. Kapag masaya ka doon sa isang tao. Ganon din sa Panginoon. Masarap mag-pray sa Kanya kung meron kang relasyon sa Kanya. Nakukuha natin? Sa madaling salita, hindi mo mararamdaman ang sarap ng prayer sa Panginoon kung wala kang relasyon sa Kanya. Malapit na tayo, pang-anim. O, pang-pito agad. De, pang-anim muna. End your fast gradually. Unti-unti lang. Ating tatapusin ang ating fasting ng paunti-unti nang sa ganun ay hindi tayo mabigla. Begin eating gradually. Do not eat solid foods immediately after your fast. So kung kayo ay magpa-fasting, balak nyo bukas, huwag nyong tatapusin nang kayo'y kakain kaagad ng isang plato na pagkain ninyo. Ano, huwag kayong magmamang inasal kaagad. O kaya naman ay pupunta sa mga fast food o yung mga may heavy meal kaagad. Ano? Yung mga only rice o only ulam, huwag ganon. Kundi, tapusin ninyo ang inyong fasting paunti-unti. Kasi suddenly reducing solid food to your stomach and digestive tract will likely have negative effect, even dangerous or consequences. Try several smaller meals or snacks each day. If you end your fast gradually, the beneficial physical and spiritual effect will result in continuous good health. Okay, panghuli. Expect result. Atin nang asahan na merong resultang magaganap sa isang sinsirong fasting. If you sincerely humble yourself before the Lord, repent, pray, and seek God's face, if you consistently meditate on His Word, you will experience a heightened awareness of His presence. Naalala ko nung kami ni Brother Dave ulit ay nandoon sa Tagaytay. Kami ay nagpasya na magkaroon ng crusade. Imagine, saan kayo nakakita ng crusade? Tatlong tao lang. Si Kenneth, si Dave, at ako. Ngayon, umuulan pa nun. Kaya yung dalawa, pareho silang malaki kasi matangkad, ay nagkakasagutan ng konti lang. At sabi ni Kenneth, huwag na nating ituloy. Sabi naman ni Dave, ituloy natin. Sabi ko naman, wala lang. Maliit pa ako nun eh. Noong 2007. At sinang dalawa ay nag-uusap tungkol doon. At iniisip ko na hindi magkakaroon ng katuparan yung aming crusade kasi nga tatatlong tao lang kami. Ang ginawa ko noon, noong araw na yon, isang meal. Nag-skip ako. Kasi wala akong gana. Hindi. Kundi isang meal, nag-skip ako at nananalangin ako sa aking isipan na Lord, sana wag na lang tong matuloy. Pero kung matutuloy, tutulong po ako. Kinahapunan, hindi ko lang alam kung naalala pa yun ni Dave, sabi niya kay Kenneth, mag-pray tayo. Nag-pray sila, nag-pray kami, nag-pray si Dave. At nung time na yon makulimlim. At nung pagkatapos niyang mag-pray, lumabas kami para ipagpatuloy yung crusade doon, tatatlo lang kami. Paglabas namin ng bahay, nagulat kami, sakto dumating yung tulong. Dumating sila Ma'am Vicky. Meron silang sasakyan, merong sound system, merong pagkain na, pambili ng pagkain, at meron na kaming katulong para magpaawit at mag-presider. At nung time na yon, ako ang na-assign para bumili ng pagkain. At makulimlim. Nung pagbili ko ng pagkain, ako ay naglalakad at nakatingin ako sa langit, meron akong kinakanta. Ang kanta na yon ay, ano nga yung kantang yon? Meron akong naalalang kanta noong panahon na yon na yung tungkol sa ano? Sa araw?
Ito ay yung tahanang walang maliw. Anong sabi ng kantang yon? Oo, sisikat ang araw. Alam niyo yun? Ano sunod nun? Magtatamo ka ring aliw. Pagkakanta ko nun, habang naglalakad ako, bit-bit ko yung pagkain, pagtingin ko sa taas, sumikat yung, kumbaga, parang nahawi yung ulap. Hindi ko alam kung nagkataon lang o sinadya ng Panginoon, pero nung time na yun, napaluha ako. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako kung nagduda ako. Ang gawain palang ito ay gawain mo. Sa madaling salita, walang sino man o anuman, kahit tatatlo lang kayo, ang makakapigil sa gawain ng Panginoon. Sa madaling salita, yung kapangyarihan ng prayer, yung kapangyarihan na nais mong i-empty ang iyong sarili para sukubin ka ng banal na espiritu, maaaring maganap at magkatotoo sa iyong buhay kung patuloy mong ipapasakop ang iyong sarili. At nakakatuwa, pagkatapos ng aming crusade noon sa may mushroom, kung kayo nakapunta na ng Tagaytay, paglagpas ng Sky Ranch, mapapansin nyo yung mushroom burger na tindahan doon, merong tatlong kabataan na ibinunga yung crusade ng tatlo ring kabataan. Ano? Sa madaling salita, mga kaibigan, expect the results, expect the power of the Holy Spirit that He is able. He is able to empower you so that you can share the gospel of salvation. Kaya naman mga kapatid, pasakop tayo sa banal na Espiritu, gawin natin ito at tutulong siya na tayo ay gumawa sa Kanya. Ako ay lumagpas ng 5 minuto at dito ko po ibabalik yung pagkakataon sa ating mga chorister. Okay, maraming salamat Brother Melvin sa magandang pagpapaliwanag na mahalaga sa atin pag alam natin kasing fasting, parang pagkain lang. No, kaya nga fasting, hindi fast food. Fasting, anumang bagay na makakaiwas sa normal nating buhay na tayo sa sentro sa Panginoon, that is fasting. No? You can drink water, citrus, na hindi dumadaan sa apoy, pwedeng ka kumain na ba nagpa-fasting. Kaya tayo po ay magkakaroon ng 5 minutes break. Inom kayo mag-CR, at babalik po tayo rito ng 10:40. O meron na tayo 4 minutes. Kung inom tayo doon, kung kayo ay mag-CR, babalik po tayo ng 10:40. So we have 4 minutes break. At tatawagan natin ERA-GRA para sa kanilang pagpapaawit at mga participation. Maraming salamat.